Mainit, mainit. Yun. Hindi na mainit ngayon? Hindi na. Lamig na. Etong topic ko mainit. Yan. Ako, ewan ko ba kung saan ka nilalamig. Pero yung una nating topic dito, mainit. Nalamig na. Naalis na nga. Sa SMG, mga kaibigan. So, ito. Yan. According to an announcement on Team SMG Facebook page, eh, yung SMG nga, nirelease na nila yung kanilang midlaner na itong si Neya. Ayun nga. Parang ano lang, parang Pinoy lang. Ano lang din siya dito, no? Pero ayun nga, the player started his DPC journey with Team SMG and ended the lower division with a 6-1 team record. Ang ganda ng performance nila. So, hindi ko masasabi or hindi natin masasabi na kaya ito inalis dahil nag-lackluster siya or yes, whatsoever. Siguro meron silang personal reason kung bakit. Pero yung mga ganito, iniisip ko kapag halimbawa, maganda yung performance tapos bigla may isang mawawala sa team. Iniisip ko dito, merong mas better dun sa may player na yun na ilalagay dun sa team. May mas team, better na ipapalit. May mas better na ipapalit pagka ganun. Ang pangit mo! Hindi kasi isipin mo bakit. It's either yung conflict na lang inside the team or talagang merong mas better na ipapalit. Kasi, sasabakin kita. Kasi yung mga conflict inside the team, hindi na natin malalaman yan at hindi na rin nila sasabihin yan. Eh. But for Team SMG, malalaman naman natin soon if kung yung ipapalit pa ay literal na mas better kay Neya. Anytime soon, malalaman na natin yan. Kasi kailangan nilang mag-fix ng kanilang roster dito, mag-lock ng kanilang roster kasi before the regional qualifiers. And kailangan nilang buuin yung kanilang chemistry. Neya, ako po ang lungkot kay Neya. Mausay pa naman to. Bakit naman tinanggal ito si Neya sa mid? Sino kayo? Ay. Hindi ko din alam. Bakit kaya pinalitan, no? Di ba wala na si Chiyuan? Saan? Chiyuan. Chiyuan? Sa Fnatic? Wala na si Chiyuan. Si Chiyuan ba? Si Moon? Ay, si Moon si pala, Moon. Si Moon. Oh, boyan, gumagawa ng chismis, ha? Sorry. Off-play sa bagay, pala si Chiyuan. Mainit naman. Ah, sorry. Nadulas pa nga, malay nyo. Joke lang. Si Moon. Lang. Si Moon ang natanggal, oh. Si, ano, si... Pili kayo yun. Mga ganito kaysa mabakante ka. Kung isa na lang ang team na nag-o-offer sa'yo na dito pumunta ka, kukunin ko na to eh. Hindi mo... Isipin mo si Neya, kukunin ng Fnatic. Oh. Di ba, I mean, for Fnatic, ano yun? Laki nung... Si Moon, kunin nyo na to, SMG. Sa inyo na to. Di malabo, mid one nga eh. Sa inyo na to. Mid one, makukonsider natin na... Tawag dito parang downgrade yung napuntahan niya. Mm-hmm. Dito siya ngayon sa SMG, nasa lower division. Dating bigla lumalaro para sa upper division. And then, itong si Moon, di po... Pero feeling ko si Moon, baka magpahinga pa yun mga 2 months. Mm-hmm. Bago humanap ng team. Kailangan feeling yun naman kasing... Ano din eh. Reset. Reset. Or ito, ito yung napapansin ko. Ano? For Moon. Mag-iintay yan ng panibagong patch. Para pantay-pantay lahat. Tapos saka siya mag pubs or meron sasalihin na team. And by then, pag nagamay niya yung pubs, ang lakas niya ulit. Kasi ay, yung pubs yung patch, ano, back to patch. Zero ka eh. Back to zero kayong lahat. Ka. Yun talaga. Eh, malay natin. Pwede. Yun nga lang, meron bang chismis na bagong patch? Hindi malabo. Kasi, TI, alam naman natin, kalagitnaan or pagkatapos ng TI, meron biglang sasabog. So, who knows, mga Seb. Pero, ayun nga, ano pa nga bang kwento natin dito ngayon, Dayan, sa ating mainit-init na segment? Second topic naman natin is about the top performers naman dito sa may anime major. Yan, syempre pag-uusapan namin ni JB kung sino ba yung mga pinaka nakapag-step up na player and Ligma. Yung team dito sa anime major. And player muna, sino tingin player. Mo? 4 players ang mga nakita pa lang naman kasi natin would be... yung wild card in the group stages. Mm-hmm. So, for me, ang masasabi ko lang dyan, nanggaling dun sa top 1 and top 2, LGD and Nigma. For me, ang isa sa mga nag-step up, siguro si Ame. Ame and itong si ILTW na lang. Mm-mm. ILTW for the Nigma. For me kasi, si Ame talagang, and with this team, talagang ginagamay nila yung meta. Mm-mm. Kumbaga, pang team fight yung kanilang carry na ginagawa and then
na pull off nila. Gumawa sila ng Doom carry. Mm-mm. Gumawa sila ng Axe na carry. Tapos, yung si ILTW naman, kaya ko nasabing top performer siya. Mm-mm. Kasi, isipin mo yun, nagampanan niya yung role, yung butas na naiwan dito nitong si Wiha. And hindi lang basta nagampanan. He played better in Mm-mm. some ways, Mm-mm. 'di ba? So kaya din naging maganda yung performance resulta, nung Nekma. Yeah. 'Di ba? Bayad na bayad rin naman. Bayad hindi na ko rin bayad, to in-expect literal. For PSG LGD. Kasi nga ang gulo talaga nila. Sobrang gulo nila doon sa may region nila. And kung isipin mo, paano ano magulo na nga to sa region nila? Paano pa kaya kapag ka nag Merry Christmas? Paano pa kaya kapag ka nag battle na sila playoffs against the regions, 'di ba? But for PSG LGD, hindi nangyari sa kanila dito sa may ani major natin. Yun nangyari sa kanila nung sa may upper division pa lang sa China. Kasi first 2 weeks nila, sobrang pangit talaga. Rough. 0-5 sila nag-start dito sa may kanilang region, sa may China upper division. Mm. And then, tsaka lang nila nabawi sarili nila. Puro panalo. 3rd and 4th week ng ating upper division. So, parang ganun na yung nakasanayan na PSG LGD. Sa una, magiging rough. And then, mahanap nila yung kanilang tamang timpla. Tsaka sila magtutuloy-tuloy. But dito sa Anime Major, kahit pa paano naging malinis naman yung performance ng PSG LGD. And kung isipin mo, best of two, sila lang talaga yung team dito na nagkaroon ng halos mga 2-0. Sila? May 2-0 na yon. Sila together with VG Gaming. Mm-mm. Yun yung mga nakikita kong tumutu-zero ng malala. Kasi yun yung babayaran mo talaga sa best of two eh. Mga 2-0. Maganda yung 1-1, okay lang. Pero hindi kasi match pang yung magagawa niyan sa standing mo. Mm. Hindi ka halos maiaangat tulad na nangyari for PSG LGD. Kaya nagulat din ako dito sa may team na to. Kung tutuusin, malakas. Pero sa performance kasi nila recently, kung as pagbabasehan 18, no? natin, ayun, yung hindi masyadong ano, hindi masyadong malinis. Pero yung player naman na hinahangaan ko dito sa may anime major, di ko alam kung biased ba ako, pero hindi kasi maganda yung standing ng team spirit sa ngayon eh. Sobrang ponget. Oo. Pero yung player kasi na hinahangaan ko Taranto sa team Tokyo. Spirit, si Taranto Tokyo. Sobrang dalang, sobrang pangit yung standing, di ba, ng team spirit. Pero yung lane ni Toronto, Tokyo, sobrang dalang niya magkamali, pulido lagi yung mga plays niya. And kung malulugi man siya, nakakabawi siya sa jungle area. Sabi ko, sobrang husay ng bata na to. Bata pa lang kasi bata yun to, no. Sobrang husay. Sa bagay, yun din talaga. Ito nakakasabay sa mga veterano. Ano, yun talaga yung pinaka surprising doon. Pero ayun nga, sino ba yung tingin niyo nag-perform well? Pero ito, sino-sino sa tingin niyo yung player na hindi nag-exceed sa expectation? Ayun na nga sa kanya. Ating pag-iisipan. Ano to? All throughout o ngayong sa group stages siguro lang? Siguro ngayong kahit wild card sa din para safe. Wild cards. Kung mamaya lang itin natin yung mga nasa group stage. So, walang gali ng mga to. Hindi, sige, group stage. Kung sino yung tingin mong di ganun kaganda yung performance? Sa group stage? Sino ba? Sige. Player? Naisip sa group stage. Pwede ba natin makita yung group stage? Hindi yung puro ka-axi dyan. Hindi. Hindi player, pero siguro team, sige. Ko, team or player? Oh, edi no, player. Ano ka? Palit na kaya. Ikaw na kaya. Kanina pa pinag-uusapan. Hindi, pero kung player nga. Ikaw, may naiisip ka ba? Wala kasi ko naiisip ha? Eh. Kasi tingin ko lahat naman ang naglalaro yung dito in the players. Zone. Players, teams. Ah, sige, yung team na lang. Alam naman namin yung iba player na. Ang oo, tagal! Woo! Ano ba yung direct? Regine! Very 2013 ah. Pero wala akong naisip sa players. Ayun. Kasi wala na. Tingnan mo na kayo. Sino na may tsura ko dyan? Ika ko! Okay. Wala akong teka. Player na hindi nag-exceed sa expectation. May naisip ka ba? Parang. Sino? Pag nakita ko muna yung mga team kasi. Ay. Pag nakita ko yung mga team para, ano natin, para tawag dito, para sure. Para, kasi baka meron na masabi, tapos bigla meron palang mas ano, mas malala, di ba? Sino kaya? Teka. Group stages. Upper bracket natin, Nigma LGD. Ay,
Wait lang. Sino ba naisip mo dyan? Mickey, Samail, Eljit. Ay, meron ako naisip pero ayoko na lang mag-talk. Ah, ito. Ayoko ito. Siguro, si Samail na din. Tsaka si K1. Bakit? Sa akin. Si Samail. Ay, si K1 kasi nag-ulti siya sa Crips eh. Hindi, yun nga. Yung, ito sa Team Liquid muna. Kaya ako nasabi si Samail. Mm. Kasi siya yung, ano eh, siya yung parang minamata ng lahat. Mm-mm. Kasi parang upgrade siya kay Bauxi. Oo, binabantayan. But then, siya yung binabantayan kasi nga, sabi, ang dami nagsasabi, better than Bauxi, ganito, ganyan. But then again, hindi niya na-convert to mm-hmm. something na magbe-benefit yung Team Liquid. Kasi mm-hmm. nga, hindi sila nakasampa eh. Miski sa lower bracket man lang. So, tingin ko, siya talaga yung isa sa player na hindi nag-exceed sa expectation. And K1, bakit? Alam naman natin, grabe siya mag-farm. Mm-mm. Kumbaga siguro hindi lang niya napakita yung explosiveness niya this time. Ah. Tsaka ito, hindi niya meta ngayon. Ay, feeling ko din. Eh, hindi niya meta ngayon kasi hindi na, for me ha, ang tingin ko yung meta natin, hindi na over-farm na carry. Wherein si K1, talagang over-farm carry to eh, kung lumaro. Mm-hmm. Yun talaga yung playstyle niya. Pero sa mga nakikita natin, bakit ba maglalabas ng fighting carry or tawag dito? Aggressive carry Mm-mm. yung LGD kung hindi yun yung meta. Hindi diba? Naman so, yun. Ayun. Binago na ang meta, ongoing pa yung anime major. Ongoing pa anime no? Major, oh. Sa ano pa, ito pa malupit. Sa last 2 days pa nila ginawa. Mm-mm. Last 2 days pa nila nilabas yung strat na yun all throughout. So, ibig sabihin, we'll see more of those pagdating sa playoffs. Mm-mm. Pero ayun, ikaw ba sinitingin mo yung hindi nag-exceed expectation? Ay, ayoko na lang mag-talk. Pero, ano ba yan? Agree ako sa'yo dun kay K1. Agree ako kay K1. Kasi nararamdaman mo na rin siyempre yung naman pressure eh. Nararamdaman mo na yung pressure kung nakikita mo Juggernaut, nag-Omni, sa may ano sa may neutral creeps, ganun, para makapag-farm daw siya. Pero di naman nakakaubos ng neutral creeps yung Omni Slash, di ba? Ewan ko, sobrang lugi na kasi nila that game. Nakalimutan ko sino yung kalaban nila. Pero nahihirapan yung apat. Bigyan ng space talaga ito si K1. Kasi hindi kung maka-farm to, alam naman natin na sunod-sunod talaga eh. Once mabigyan mo yung space niya. Yung Raid King Slark niya, yun talaga yung basta mabigyan mo ng space. Eh, kaso nga lang, dito sa may anime major, parang doon pa hinanap ng biscos yung sarili nila. Doon pa sila nawala. Yun din. Pero sino yung ayaw mo mag-talk? Ayoko. Ano ba yan? Talk ayaw. Show? Tapos ayaw mag-talk? Meron ako napapansin na ano lang ngayon, na off-lane. Ay, same. Parang parehas tayo ng nasa isip. Hindi ko, ano naman siya, magaling naman din siya. Pero kapos, kinakapos. Hindi ako magtatalk talaga. Ang alam magaling yan. Siya, pero ang sa akin lang, kapag kasi halimbawa, nakatapat mo na yung mga carries. Siyempre, offline yun, carries mga katapat. Parang, ang win rate niya, parang ano lang, kadalasan 40-60. Eh, decent na lagi yung 50-50 kapag katapat may carry. Kumbaga, natatalo siya sa lane. Nakakakuha siya ng XP. 30-70. Pero ang dalang niya makaalamang talaga sa lane. Okay. Hindi, mamaya na. Mayroon natin. Bakit ayaw mo din mag-talk? Mahirap na. Mahirap din. Hindi, si Nets Ite. Magme-major eh. Ayan. Magme-major si Nets Ite. Baka mamaya ba nagkakas tayo, awayin tayo ng mga fanboys. Di naman, parang ano lang yun. Siyempre yung sinasabi naman namin dito guys, lalo na dito sa mainit-mainit. Ito, yeah. Opinionated to. Yun, dun sa may The Checkpoint, yun yung mga facts. Literal na facts. Dito naman sa may mainit, ito sige, sabihin mo. Opinion mo pala eh. Nakapapuntong kinig ha. Pero kayo guys, tingin nyo ba sino yung mga players na nag-underperform recently and yung mga pinaka-kinocomment nyo naman tama. Na players dito sa may anime major at syempre, sama nyo na rin yung team. Sino ba yung sinusuportahan yung team yan. Sa ngayon? So good luck sa mga tatayaan nyo at susuportahan nyo na team PNXBet. Use my code Dayan. Coupon double XC. Na-enjoy nyo ba yung episode ito? Siyempre kung oo, please be sure to follow us on Kumu at Lupon WXC para hindi nyo ma-miss ang mga full live episodes natin. And siyempre, take note, nagla-live po tayo sa Kumu everyday except Monday and Tuesday at 4 p.m. So, kita-kits!